Kaya tayo nagkakaloko-loko eh. Dahil hindi natin sinusunod yung protocol. Ikaw, Director Avarino, hindi ba dapat when you leave an office, i-turn over mo dun sa papalit sa iyo lahat ng bagay-bagay na dapat ilipat? May mga counterintelligence information, sir, kaming natatanggap. Particularly, some members of the PNP. On various occasion, lumabas sir yung pangalan ni Colonel Arnulfo Ibanez. Wala naman nagsasabi na may nangyari doon. Wala pa tayo doon eh. Nauna ka na kaagad eh. Colonel Ibanez, si Juan eh, ang ibig mong sabihin yung sinusundan ng PDEA na na-release galing saan? Station 10. Na-release siya? Yes, sir. Sa Station 10? Yes, sir. Yun ang asset ninyo? Ang galing ng kwa mo, intelligence info mo, alam mo na friendly forces yung sumusunod doon sa kwan eh, sa asset mo. Believe ako. Yeah. Thank you, Mr. Chair. So with those couple of intelligence operation and bypass operation, eh medyo na ano na kami kay ano, Ibanez. Adding up yung pagka-reproject sa kanya. Nagaling siya sa IDID, sa PRRD list, nireproject siya. So, yun na yung medyo binantayan na namin. So, that was 2021. Ito sana siya rin kasama sa ano, sir, executive session, sir. Kasi this one will really makikita natin, sir, live target pa kasi, sir. This one, makikita natin yung involvement talaga. That is why involvement nino ni Colonel Ibanez sa proliferation of illegal drugs or protection of illegal drugs. Your Honor, sino nakakaalam nung case operation plan na yon? Ako po mismo, Your Honor. Ah, hindi alam ng boss mo? Hindi in-approve? Approve po, Your Honor. Approve po ng PDEA. Sandali. Masyado kang madaldal eh. Gerald Domingo, are you aware of this three case operation plan? And did you approve it? Your Honor, hindi pa po akong, wala po akong nabasang ganyan. Malamang hindi pa po akong director ng time na yan. Anong, anong position mo sa... Formerly, sir, ako po yung head ng intelligence and investigation ng PDEA. Okay. And one of my functions, sir, is yung collaboration and coordination sa other intelligence units, sir, ng PNP, the NICA, the so ESAP, intelligence. Sir. Yes, sir. Yung intel nyo ba, you share that with PDEG? On a case to case basis, sir. Depende po, sir, sa ano, sa kasi sometimes hindi rin namin alam kung ano, just to guard, sir, yung information, may mga panahon na hindi namin sinishare. Pero pag alam naman namin na pwedeng ma-involve ang isang operating unit, sir, nagbi-build up kami together with them sa case build up na isang trabaho, sir, meaning, sir, yung operational build up ng trabaho. Yun po, sir. Depende naman, sir, yun sa ano, sa case operation, case officer, kung pwede bang i-share yung information. Sige, please continue with yung report mo. Ito po, sir, yung ano, sir, yung conversation namin. Nung tumawag po kasi siya, sir, sa akin, dahil tinanong ko bakit siya napatawag. Nung tumawag siya sa akin, Director, please state the time and date. Yes, sir, yes, sir. When Colonel Gonzalez called you up. Yes, sir. And may I know the reason why? Yes, sir. Ito po, sir, October 8, sir, 2022, may missed call pa siya sa akin, 3:14 p.m. Ang tanong ko sa kanya, sir, Bok, napatawag ka. So tumawag po siya, sir, nag-usap kami ng 2 minutes and 10 seconds, 3:16 p.m. Same date, sir. So ang sabi niya sa akin doon, may operation sila, may nahuli silang police, yung mga tao niya may operation. Tapos humingi siya, sir, nag-inform siya na mayroon po silang informant. Humihingi siya ng ano yung being the secretariat sir ng Operation 5BTI ng PDEA, nag-inform siya na may informant rin sila.
Kasi kailangan nila mag-submit ng document, sir, after a successful operation. Private eye, ito yung nagbibigay ng reward. Yes, sir, for the informant. And then, nag-request rin siya ng presence ng PIDEA doon. But kami, sir, sa intelligence ng PIDEA, hindi naman kami authorized na lumapag sa area, kundi yung mga aming operational units like the regional offices. Yes, sir. May I know why you're getting direction from Colonel Gonzales when in fact he was no longer assigned with PIDEG? He was assigned with the Quezon City Police Station. May I know? It's not just being the lead agency, sir. I think, sir, we should be in the loop, sir. Hindi naman ako nag-request ng information sa kanya. Siya naman nag-volunteer, sir, na tumawag na mayroon silang trabaho, sir. And then yun nga, sir, sinabi niya na mayroon silang operation, and then mayroon silang ano, sir. Nag-request siya ng PIDEA. Yun yung practice kasi namin, sir, every time may malalaking huli. Nag-inform sa counterpart, sir, na may malaking huli. Okay, Mr. Yes, sir. Ang tanong ko lang is, you know, I have information that si Colonel Gonzales lang of when he was in PIDEG ang nakaka-contact sa inyo. Sa iyo particularly. Totoo ba yun? Yes or no? It's not true, sir. It's not true. It's not true. So other officers can contact you from PIDEG? Yes, sir. Yes, sir. Yes. And who are they? Ang being the intelligence officer, sir. And who are they? Sa ano, sir, sa PIDEG, sir, si Colonel Gonzales. Si Colonel Ibanez, sir, nag-usap rin kami niyan one time. And then, yun lang, sir, kasi si Colonel Gonzales, sir, being the intelligence, siya yung counterpart ko, sir, sa PIDEG. Yeah. Sir. So, continue with the information that Colonel Gonzales was giving you. So ito, sir, ang tanong ko sa kanya, anong specific area? Tapos sabi niya, sir, mamaya muna. Tapos sabi ko, ayos. Sabi ko, nagpa-reserve na ako ng OPE number. Tapos, thanks, sir. Tapos, nagbigay siya, sir, ng address along Abad Santos. Tapos, sir, after Kirikada. And then, humingi po ako, sir, ng spot report. Mga 3:48 PM na ito. Tapos, sumagot siya, yes, sir. And then, nagpadala siya ng mga pictures, sir. Tapos, sir, ano yung pictures na pinadala? Nagpadala po siya, sir, ng mga pictures, sir, ng operation nila, sir. When he called you up, did you ask where he was located? Hindi ako, sir, nagtanong na, sir, eh. Wala namang ganun, sir. Kasi ano lang naman to, sir. Normal practice naman namin to, sir. Pag may malaki silang trabaho, tawag lang, mag-inform. Anong approximate time yun? Nag-umpisa siyang tumawag po sa akin, sir, 3:14 PM. Tapos, naghingi ako sa kanya ng spot report, 3:48 PM, sir. Hindi naman siya nakapagbigay siya ng spot report nito. So, the pictures sent to you were the pictures of the operation conducted? I believe so, sir. Ito yung, sir, yung pictures. And what time was that? Pinadala niya sa akin, sir, 4:04 PM. Yung mga pictures until 4:05 PM, sir. If you watch the video, the arrival of Colonel Gonzales in the area was at 4:29 PM. I'm not a privy, sir, sa video. Yes, I'm telling you. Yes, sir. Now, 4:29. How could he have taken pictures when sent to you at 4:05? Doon sa video, Colonel Gonzales was seen arriving doon sa kwan, pumapasok sa WPD landing. I don't know, so maybe he can answer that, sir. Uh-huh. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yun lang ang kwan ko. Continue, Director. Yun, sir. Tapos congratulate ko siya, sir. Tapos ko kung tinanong ko kung
kung tao sir ni Colonel Ibanez ang nahuli. Kasi na-mention niya, ano eh, yung unit sir, si Ibanez sir yung, ano eh, yung head. Tapos, do you know Colonel Ibanez? Kilala ko siya sir dahil na-encounter ko sir last, I think sir 2021, pumunta siya sa opisina. Yes sir. And meron siya sing mga bagay. And, meron siya sir may regarding sa trabaho sir eh, which pwede ko rin makwento sa inyo sir in an executive session, ano yung purpose niya doon sa opisina. So you're requesting for an executive session? Yes sir, because I'll be giving information sir na may active case operations naman yung PIDEA. And then yung information kasi sir relating dun sa active drug personality na international drug personality sir. So baka matumbok rin sir and then makahamper sa trabaho. Mr. Chair, Congressman, are you still with PIDEA? Right now sir, wala pa ako ngayon sa PIDEA sir. Suspended ba ako? So how come you know that there are operations of PIDEA na makakapekto doon sa tatanungin namin sa iyo? No sir, yung hinahawakan ko sir na DPA sir is dinelegate ko po yun sir sa isang case officer para siya magpatuloy po sir ng mga projects PIDEA. General Moro Lasso, are you aware of that? I'm sorry, Your Honor. Aware of what, Your Honor? Doon sinasabi niya na case operation, ipinasa niya isang agent ninyo no, Mr. or Chairman. Officer ninyo yung trabaho na yun. Are you aware of that? I'm not aware, Mr. Chairman. Or did any member of PIDEA inform you about this? I'm not aware, Mr. Chairman. No records were turned over to me. Kaya tayo nagkakaloko-loko eh. Dahil hindi natin sinusunod yung protocol. Ikaw, Director Avarino, yes, hindi ba dapat when you leave an office, i-turn over mo dun sa papalit sa iyo lahat ng bagay-bagay na dapat ilipat? If considering yung need-to-know basis? Sir, if I may. Tinatanong natin eh. Ganun supposedly, sir, but when I leave the office, sir, wala namang, ano, sir, eh. Wala namang pumalit sa akin doon. Vacant naman yung opisina na umalis ako doon. And all the records nandoon naman, sir. But yung action agent lang, sir. Iniwan ko rin, sir, sa isang director. Yun, sir, yung trabaho, sir. Na-approve naman, sir, yung case operational plan nila and ongoing naman sa ngayon, sir. Kaya sabi ko, sir, kung pwede, I may request an executive session para mapaliwanag ko rin. Kasi I'm not privy doon sa details ng operation nila. Pero dinelegate ko na kasi, sir, eh, yung informant, eh. Pero hindi ako nakikialam doon, sir. Sila nang bahala doon. I was informed na mayroon na silang ongoing na case operations plan. So, yun po, sir, yung ano. Thank you, Mr. Chair. Thank you. So, Director, gaano katagal mo nang kakilala si Colonel Gonzales? I think, sir, nung nag-director ako ng NCR, sir, being the... kasi kami, sir, yung sa grupo namin, matataas, sir, yung mga operation na namin, sir. And then I was tasked, sir, by the Director General na mag-closely coordinate sa PIDEG, doon sa PIDEG, sir. So you are in close coordination with Colonel Gonzales? Actually, sir, sa PIDEG, but he was the point person doon na it's a professional relationship. Yun po, sir, yung amin. Okay, have you done operations in the past noong nasa PIDEG pa si Colonel Gonzales? Yung mga operations, sir, na pinagsamahan namin, sir, are operations of PIDEA. Ako po yung ano doon kay supervisor. Amin na trabaho po iyon. Sila po ay sumama lang doon sa operation namin. Yun po yun, sir, yung ano. Yun yung with counterpart, sir, together with the ISAP in the NICA. Siguro mga 3 or 4 operations lang, sir, yung mayroon silang tao doon sa operation namin. Sa build-up, sir, sa operational build-up. But after the operation kasi, sir, pag malalaki, tinatawagan din namin sila, lulutang rin naman yung PIDEG. Not only the PIDEG, even the other units ng PNP, sir. And of course, sir, yung sa ISAP and NICA, karamihan sa case build-up, kasama po namin sila. Okay. Yung counterintelligence unit nila. During, let me ask this question to the former Director General ng PIDEA. DG Wilkins Villanueva,
Meron ba kayong during the time that you were the head of the PIDEA, meron ba kayong mga case build up against the PNP officers and personnel? Actually, during my time, may mga counterintelligence information, sir, kaming natatanggap, particularly on some members of the PNP. On various occasions, lumabas, sir, yung pangalan ni Colonel Arnulfo Ibanez on various occasions. Meaning, ano ba ibig sabihin no? Kapag halimbawa doon sa case build-up, lumalabas yung pangalan ng isang officer. In this case, it is Colonel Ibanez. Yes, sir. So, ano ibig sabihin? Unang-una, sir, yung may mga operations kami, sir. For example, nung February 2021, may surveillance operation yung Quezon City District Office na kung saan ay magpe-prepare ng marirelease ang certain Darwin Lasarte, yung known drug leader within Metro Manila. And then operation yun, sir, ng Quezon City District Office namin. And somewhere in Petron Marilao, sinusundo na, so i-release kasi si Darwin Lasarte, sinundan na ng mga tao natin. Somewhere in Marilao, nung may stopover, bumaba, sir, si Colonel Ibanez, naka-bulletproof, tapos inakost yung tao natin. Oh, sige, okay. Nung okay, let me stop you sa ano. Colonel Ibanez, okay, let me remind you, you're under oath. Yes, Your Honor. Naintindihan mo ano yung consequences, no? Yes, Your Honor. Okay. Narinig mo yung sinabi ni DG Wilkins? Yes, Your Honor. Ang sagot ko po niyan, Your Honor, nagkaroon po kami ng magandang usapan po doon kasi yung... Teka. Liwanagin mo yung magandang usapan. Yes po, Your Honor. Kasi... Maraming implikasyon yun. nagkaroon po kami ng case conference regarding po doon. Kasi yung lakad po namin na yon na iniskortan namin yung kwan kasi action agent po namin yon. Again? Action agent po namin, Your Honor. Action agent nyo yung... Yes po. Asset po namin, Your Honor. No? Hindi kami lumakad na hindi walang clearance sa director ko. Nag-usap-usap po nung lumapit ako sa PIDEA kasi nga alam na namin yung PIDEA nga. So nagpakilala ako. And then nag-invite ako na nagkaroon kami ng case conference. Which natuloy naman yung case conference okay, namin. Sige, mamaya mo ituloy yung kwento mo ha. Kasi gusto ko lang ipa-confirm sa iyo na nangyari nga yung sinasabi ni DG Wilkins. So obviously, nasagot mo, nangyari 'yon. So sige, DG Wilkins, pakituloy mo na. So pag ganyan kasi, sir, na may anti-drug operation, dapat may pre-operation report ka. Okay. Hindi ka pwede lumabas na wala kang pre-ops. Yeah. Okay. So, anybody, sir? Anybody? Kaya sir, di ba, nagkaroon kami ng unified yung procedure on anti-drug operation with the Philippine National Police. Kasi dapat every anti-drug operation, wherever it is intelligence operation or anti-drug operation, dapat may pre-ops ka para maiwasan yung banggaan, sir. So, during that time, tinanong natin si nung mga tao, lumapit kasi, sir, nagpakita agad yung tao natin ng pre-ops. Sir, may pre-ops kami. Eh sila? Wala, sir. Okay. The pre-op, Mr. Chair, will tell you kung sino yung mga kasama sa operation. Mm-hmm. Kung sino yung mga opisali, sino yung mga assets nila. Okay. Gaya ng sinabi ni DG Wilkins, merong silang pre-op, pinakita raw sa'yo. Totoo ba yon, Colonel Ibanez? Nagpakilala lang po, Your Honor. Ang actually, Your Honor, bumaba po ako, wala po akong dala. Hindi po ako nag-bulletproof. Nagpakilala po ako kasi alam ko na po yon. Ngayon po, Your Honor, wala pong bypass operation. Nag-escort lang po kami doon sa asset namin. At ang intention naman talaga namin is
ma-secure namin kasi ang information is merong gagawa ng kwan. So di naman namin alam na PDEA ang kaya kinausap ko yung PDEA. Peaceful po, Your Honor. Wala pong harassment na nangyari at na-invite po namin sila doon sa PDEA office mismo na magkaroon ng case conference regarding sa project namin, which is maganda naman ang resulta. Okay. Yes, Congressman ako. Wala naman nagsasabi na may nangyari doon. Wala pa tayo doon eh. Nauna ka na kaagad eh. General Ibanez, si Juan eh, ang ibig mong sabihin yung sinusundan ng PDEA na na-release galing saan? Station 10. Na-release siya? Yes, sir. Sa Station 10? Yes, sir. Yun ang asset ninyo? Hindi po siya na-release sa Station 10, Your Honor. Sa City Jail po, sir, ng Quezon City. Hindi ko alam kung sino ang nagsisinungaling sa inyo eh. Sir, but the bottom line, sir, is from where he was released, sinundan ng mga tao. Sinundan nyo na. Yes, sir. And there's a pre-operations as yes, required or yes, mandated. Sir. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Eh, doon, Kenneth Ibanez, yung tao na na-release, ano bang pangalan doon? Certain Darwin Lasarte. Yun din ba ang asset ninyo, Colonel Ibanez? Yes, Your Honor. Yes. Marami na siyang basis nagbigay sa amin. Ng yes or no? Yes, Your Honor. Oh, maliwanag yung yes. Hindi ko kasi yes, narinig eh. Kaya pinauulit ko. So, yes. At hindi totoo na nagpakita na pre-ops. Hindi rin totoo na wala ka rin pre-ops at hindi rin naka-bulletproof. Hindi po, Your Honor, kasi lumapit po ako doon na maayos at nagpakilala po ako ng maayos. Wala nga akong kabit-bit-bit na barel, kundi ID ko lang. Ang ha? Kaya malakas ang loob po, Your Honor. Nag-escort ka? Wala kang barel? Hindi po ako. Alam ko kasi na friendly forces po yun, Your Honor. Okay. Wala po akong... Ang galing ng kwam mo, intelligence info mo, alam mo na friendly forces yung sumusunod doon sa kwan eh, sa asset mo. Believe ako. Yeah. Thank you, Mr. Kaya, Chair. Mr. Chair, sabi niya, siya naghatid o nagsundo kay Lasarte? Ikaw nagsundo, ikaw naghatid? Your Honor, nung na-release po siya sa... Doon sa operation. Yes. Bypass operation ba yun? Yung... Bypass operation ba yun? Negative po, Your Honor. Negative. Wala pong bypass operation doon. Tinatang, bypass operation ba yun? Negative po. Negative. Pero sa report nakalagay, bypass operation eh. Wala pong bypass operation doon. No report to. Northern Police District? Ang sa... Taga saan kayo? Northern Police District ka ba? Pidig po. Dati po akong pidig. Itong report to. Hindi mo alam? Wala pong ganun, Your Honor. Pakiklaro mo lang. Oh, yes, Your Honor. Walang pong bypass operation doon. Ang ginawa po namin, kasi under po siya ng kuplan namin, kaya po namin siya... At, may kuplan kayo? Yes, Your Honor. Nakakuplan po yon. May kuplan, may pre-plan. With kuplan. Isa-isa lang, huwag tayo mabilis. May kuplan. May kuplan po. May pre-plan. Hindi ko po alam yung pre-plan. Pre-operation. Pre-operation. May pre-ops na. Pre-operation. During that time, Your Honor, is ang meron lang kami is the authority from the director of PDEA na pinayagan kami na notarize kami na gawin namin doon. So, sinasabi ni Director General Wilkins kanina, bumaba ka? Yes, Your Honor. Pinuntahan mo yung Lasarte? Hindi po, Your Honor. Pinuntahan ko po yung PDEA agents na sumusunod po, Your Honor. Nagpakilala po ako ng maayos. Sinabi ko po na nakakuplan sa amin yung asset at nag-invite po ako na magkaroon ng case conference sa PDEA, which is nagkaroon naman ng magandang usapan, for Your Honor. Okay. DG Wilkins, pakituloy mo lang yung so he was accosted he accosted our people dun sa Petron Marilao. So nagpakilala siya, kilala naman ng mga tao, sir, si Colonel Ibanez. So, na
na sunog yung surveillance namin kasi escorted na eh. Hindi na kami, hindi na tumuloy yung mga bata. But he reported during that time, Director Albarino was still the was still the Metro Manila Regional Office Director. So, yon, that was on February 2021. Nung April, the target here is Darwin Lazarte. Darwin Lazarte is connected to a Chinese kingpin operating dito sa... What's the name of the Chinese kingpin? The, ano sir, we cannot connectado disclose. Sir, connectado sa Chinese kingpin sir. Si hindi mo masabi yung pangalan? Yun yung live pa sir yung Chinese kingpin eh. Live target pa sir. Ah, okay. Way para April April 27 sir 2021. Nagkasalang bypass operation sir. Again, ang NCR ang NCR Southern Police Office naman. Somewhere in Barangay Sauyo Novaliches, Quezon City. So, proceeding to the area, yung mga tao natin, sir, although mga bata ito, sir, may pakiramdam ito, may mga gut feeling itong mga tao na to eh. But during that time na nagkakasana ng trabaho, they felt that something was wrong on that particular day, on April 27. So, kinansel nila yung trabaho. Particularly for the bypass of Luis Santos, babae ito sir. Kinabukasan sila, pinagpatuloy yung bypass operation. And they happened to accomplish arresting a certain Luis Santos. Itong si Luis Santos, sir, so tinechnical natin yung cellphone ni Luis Santos. Lumabas dun sa cellphone conversation. Ito sir ang nakalagay. Ratratin na mga yan pagpasok sa gate. Ratratin meaning? Ratratin. Yung ano ha? Para yung mga tao. Oh. So that happened, that message happened a day before, during the first day of the operation. Yung na-cancel na operation. Yes sir. Kung saan medyo nag-ano nga yung tao natin na hindi itinuloy. Kinabukasan, sir, tumuloy. Yun ang nakuha natin sa cellphone nung Luis Santos. Sino yung ka-text niya? Yun, sir, ang hindi... Ibang number, walang lumalabas, sir. Walang ano eh. Usually, sir, pag mga ganun, mga ano to, sir, burner phone. Isang tao, isang cellphone lang ang gamit eh. So, just to find out na itong si Luis Santos, sir, a boyfriend ni Darwin Lazarte. Na kung saan yun na-escortan ni Colonel Ibanez dun sa Marilao. Yes. Petron Marilao. So with those couple of intelligence operation and bypass operation, eh medyo na ano na kami kay ano, Ibanez. Adding up yung pagka-reproject sa kanya. Nagaling siya sa ID sa PRRD list, nireproject siya. So yun na yung medyo binantayan na namin. So that was 2021. Yung May 21 naman sir, merong kinakandak tayo na surveillance sa Clark, Angeles. Yung during that time, di nandun na yung mga tao natin. Merong somebody from PDEG nag-verify sa RTOC natin, sir. Kung meron ba itong mga plate number, the plate number that was inquired was the plate number of our operatives conducting surveillance. After that, sir, nawala lahat yung sasakyan na binabantayan namin. So... yung sinasurveillance... supposedly, sir, yun dapat ang isa sa mga bodega na binabantayan namin dun sa somewhere in Angeles, Pampanga. That was May 2021. So, from February, May, tatlong operation na yan, sir, dugtong-dugtong. Nagka-case conference ang gusto ni Colonel Ibanez,
Pero sandali, ano pang gusto natin? Magsunugan tayo. So what I did, kinausap ko sir si Director, si General Remus Medina. Sabi ko ba, ganito yung nangyayari. Parang kami yung sinusurveillance ng grupo ni Ibanez. Hindi ka kaya nagtamali pinag-reportan? Ano sa tingin mo ngayon? During that time, General Medina was the director of PDEG during that time. At for the information naman, sir, ng body, marami kami, sir, pinagsamahang trabaho eh. Kaya nga ganang nasabi ni Director Arbalino, high volume drug haul. Composed of the different agencies, intelligence agencies sa atin. ISAF, NICA, PDEG, PNP, kasama minsan yung customs. At maganda naman, sir, yung resulta ng anti-drug operation. So yun sir, yung predicate na sandali, bantayan natin si Ibanez. Mm-hmm. Until nung December 21, 2021, sir. Na kung saan, pumunta si Colonel Ibanez sa office. Ito sana sir, kasama sa ano sir, executive session sir. Kasi this one will really makikita natin sir, live target pa kasi sir. This one makikita natin yung involvement talaga. That is why involvement nino ni Colonel Ibanez sa proliferation of illegal drugs or protection of illegal drugs. So Mr. Chair, you can see that there is substantial evidence that this Colonel Ibanez is part of yung kalokohan na yun sa mga nangyayari. Well, base dun sa kwento at narration ni former DG sa PIDEA, DG Villanueva, siguro we can call for an executive session later before mm-hmm. this committee adjourns so that we can get more information that can be vital to our investigation. So hold on to your horses. We will give you the time later. In the meantime, tanungin natin si Colonel Ibanez. Colonel Ibanez, yung mga asset ba? Yung mga informants nyo, yung asset nyo? And anybody, like kunyari, any Tom, Dick, or Harry, pwede mo bang gawing asset yon? Your Honor, kung ano po yung makapagbigay ng information para makatrabaho kami ng mas maganda, asset po yon. Okay. Ang kwandang po dyan ay sa kung paano mo utilize yung information. Regarding po doon sa sinasabi ni... Taga muna. Sandali lang. So... Kung merong valuable na information yung asset, yes, i-weigh nyo muna yun. Pag-aaralan yun. Di naman kayo basta-basta maniniwala, hindi ba? Yes, Your Honor. Okay. Kaya nga po ako pumunta doon sa PIDEA para mapag-usapan kung ano yung weight nung asset namin. Ngayon, ang sabi ko doon... Sandali lang, Carmen. Halimbawa, na-identify na si Juan de la Cruz ay asset mo. So ano bang steps? Meron ba yung documentation? Meron ba yung... Yes, Your Honor. Nirecruit po namin siya para magigawing asset, Your Honor. Okay. Si Lasarte, dokumentado ba ito? Yes, Your Honor. Nasaan ang... sino bang may possession ng documentation niyan? Because I rely heavily on the wisdom of our Vice Chairman dito dahil magaling na investigator si Congressman Acop. So... Where do they keep all these documents sa mga asset? Hindi ba ina-approve ng inyong director yan? Lahat po yan, Your Honor, ay sa kasama siya naka-incorporate sa... Doon sa isang co-plant, yes, kung sino yung agent ninyo, nakalagay ba talaga doon? Yes, Your Honor. Nakalagay po doon, kaya po malakas yung loob namin na gamitin siya kasi approve po siya. Hindi ko naman siya tinatanong yun eh. Mm. Ang tinatanong ko sa iyo, Iho, there's certain, kung tawagin natin, case operation plan, di ba? Di ba? Yes, Your Honor. Meron ka ba nun in the first place?
Marami po kami noon, Your Honor. Yes. Hindi, doon sa ginamit mo itong si Juan. Yes, Lasarte. Your Honor. Meron po, Your Honor. Meron? Meron, Your Honor. And how many crop plants did you have na ginamit nyo si Lasarte? Nasa dalawa o tatlo, Your Honor. Dalawa o tatlo? Yes, Your Honor. Lahat po yun. Ongoing. Sino ang nakakaalam nun? Your Honor? Sino nakakaalam nung case operation plan na yun? Ako po mismo, Your Honor. Ah, hindi alam ng boss mo? Hindi in-approve? Approve po, Your Honor. Approve po ng pinigyan. Sandali. Masyado kang madaldal eh. Gerald Domingo, are you aware of this three case operation plan? And did you approve it? Your Honor, hindi pa po akong... Wala po akong nabasang ganyan. Malamang hindi pa po akong director ng time na yan. And may I ask Colonel Libanya, sino yung director na yon na nag-approve ng case operation plan na tatlo? Ang approve po ng case operation plan namin ay si General Medina, Your Honor. Yung tatlo na yon. Yes, Your Honor. At saka... Di ko sure kung yung succeeding na director kung na-approve din niyo yung book. In that case operation plan, do you have a copy of this sa kwan? Sa files ninyo sa PDEG? Kasi naka-vault dapat yan eh. Yes, Your Honor. Meron. Gerald Domingo, kasi yes, yeah, siyang tinatanong ko eh. Meron ba kayong kopya? Maybe we can ask the Chief Intelligence of PDEG, Your Honors. Sino? Colonel Portera. Colonel Portera, do you have copies of the three case operation plans being mentioned by Colonel Ibanez? Good afternoon, Your Honor. Ano? Yung lahat po naman ng case operation plan, sir. Hindi. Ang tanong ko, ang sagutin mo, meron ka bang kopya sa iyong files doon? Yung case operation plan na tatlo na sinasabi ni Colonel Ibanez, where yung si Lasarte ay gamit na action agent? Yun ang tanong. Yes or no? Sir, di ko pa po alam kung ano yung tatlong kopya na sinasabi niya, sir. Oh. Pag-uuntugin ko ng ulo niyo. Namagal. So, Colonel Ibanez, yung PDEG Intelligence Chief, hindi alam. Yung PDEG Director General ng PDEG, hindi alam. Paano yan? Your Honor, meron po tayong record nun. Probably, hindi lang alam talaga ng... Kasi hindi naman nila na-memorize yung mga pangalan ng koplan. Baka naman ikaw lang nakakaalam ng iyong koplan. Yes, Your Honor. May koplan ko kami, yung Bloodstone, Bro Baker, yung... Mr. Chair, may I request Colonel Portera, if there will be a next meeting, can you provide this committee copies of this co-plan? Kasi doon natin makikita kung nagagamit talaga si Lasarte doon sa operations plan ni Colonel Ibanez. Kayo ang tinuturo na meron eh. Di ba? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair.